what's up people? Welcome back again sa ating showbiz chismis. But for today guys, ang ating chismis ay napakaselang at napaka nakakainis at sobrang nakakagalit. Dahil ito guys ay tungkol sa napanood natin na yung batang nakatakas dahil nga ito ay magkasama sila ng nanay niya, kasambahay na nagngangalan si nanay pangalan niya ay Nanay Tripona. So matanda na rin siya at itong mag-ina na ito ay si Tobia. So itong mag-inang na Tobia at ito naman yung among si Tripona ay yan yung tinatawag na demonyo, na hayop, na walang kwenta, na walang puso. Alam niyo guys, kung napanood niyo yung batang yung kawawa, dahil nga dun sa sabi nga niya na nagtugma yung resulta ng medical para sa kanya na yung mga buto niya sa likod, yung sa dibdib ba ay na damage na dahil nga dun sa ginawa ni Tripona. At sabi nga nung bata ay inaapak-apakan niya, tapos yung tinatalunan yung tiyan niya. Kaya nagkaroon ng bali-bali yung mga buto niya, tapos tinutusok pa siya, tapos yung maselang bahagi nung sa baba sa ari niya ay tinutusok-tusok daw ng kahoy, kaya may parang yung may pasa. Yan ang sabi ng nanay niya, pati yung nanay rin niya. Pero itong yung anak ni Nanay Tobia ay siya yung sobrang grabe ang dinanas dahil nga maraming nabali sa buto niya at makita niya yung buhok niya, tapos yung muso niya namamaga. So guys, nakakaiyak panoorin, kasi kung makita niyo kahit si Sir Rapi Tulpo nga ay naiyak. Naiyak siya nung magkaharap-harap na sila, tapos nung naikwento nung bata, dahil nga doon sa wait lang guys, kasi ang sakit sa dibdib doon sa dinanas nung bata, kasi nga yung ginugunting ba daw yung tenga niya, yung may tapyas nga yung tenga niya, tapos yung kuko niya, tapos pinutol niya, tapos yung pagtaga niya ng itak ay yun nga, na ano yung kuko niya, kung ano-ano, tapos hindi lang siya nakontento kasi pati daw yung anak niyang babae ay nakikisali na rin, dalawa yung anak niya, tapos yung isa daw ay asawa ng sundalo, pero yung anak lang naman ang nakikisali. Isipin niyo kung ano ang ginawa sa kanila, sobrang sakit. Pero sabi nga nung nanay niya, na si Nanay Tobia, ay maraming salamat sa anak niya dahil nga nakagawa sila ng paraan para makalabas sa lunggang iyong kulungan na yon, dahil nga sobrang pagmamaltrato sa kanila. Pero hindi lang sila ang dumanas nun, dahil mismo yung pamangkin niya na on the phone tumawag na yun nga daw yung ginagawa ng tita Tripona niya, na ginupitan ng buhok, tapos pinagsasampal-sampal. Kasi dalawang pamangkin ni Tripona ang tumistigo, yung babae, huwag na natin pangalanan, at saka yung lalaki, nakita naman mismong tumistigo nga na mayroong pang dating katulong na ganun din ang ginawa niya. Pero ito yung pinakamalala talagang yung batang babae, dahil sobra taas yung mga pasa niya, lahat pinakita niya. Ang bata-bata pa niya para maranasan niya yun. So, sobrang nakakaiyak guys. Kahit kung mapanood niyo, maiiyak din kayo. Kahit ako, pag kinukwento ko, sobra akong naiiyak sa awa dun sa batang babae. At sobrang nakakainis. Yun nga yung mga tao, sabi nga nila, hindi na dapat ibagamot yun, dapat ikulong na yung agad. Kailangan pagbayaran niya yung mga kasalanan ginawa niya. Hindi na siya makatao, hindi na siya tao hayop. Kasi nga yung sabi niya, stress daw siya tungkol sa asawa niya, dahil stroke yung asawa niya, lahat siya yung ganun-ganun. So, sabi ni Sir Rabi, para hindi naman unfair daw, para madepensahan din niya yung sarili niya. So, ipapagamot niya, pero makukulong pa rin siya after nung pagkakulong sa kanya, para alam niya kung ano yung mga sasabihin niya, para
Basta, kasi yun nga yung daw siya, may problema daw siya sa pag-iisip. So, yan ang aking reaction dyan, guys. Sobrang sakit, sobrang nakakainis. Para sa akin, yun nga, sabi ng mga karamihan na hindi na siya dapat ipagamot, dapat ipakulong na siya agad. So, para sa akin, ganun din para mapagbayaran ni agad yung ginawa niya. At sana, pag nakulong siya, walang piyansa na may ano, habang buhay makulong siya. Sana walang tawaran mangyayari. Sana hindi nila mapatawad yan. Dahil nangyari doon sa bata ay trauma na yun. Isipin mo pati kuko niya, tenga niya, buhok na lahat. Yung mga buto-buto niya, may problema na bali. Dahil yun nga yung resulta ng medical park. Dahil nga doon sa pang-aapi ng hayop na yun at tripo na demonyo na yun. Saan nanggaling taong yun sa lupalop ng mundo? Bakit kung may problema siya, binuhos niya dun sa anak, sa mga katulong niya? Isipin niyo naman guys, ang bata-bata pa nung si Tubiana, yun yung anak ni Nanay Tubiana, Tubia. So, sobrang sakit, sobrang nakakaiyak. So, hindi ko siya kayang explain guys na mahaba kasi masyado ako nasasaktan tuwing naalala ko yung napanood ko kung gaano kasakit yung dinanas. Sobrang sakit guys. Sobra. Kung hindi niyo pa napanood guys, hanapin niyo at panoorin niyo. At talagang manggagalaiti kayo sa galit kapag napanood niyo yon. So, yan guys ang aking reaction sa kay sa nangyari sa mag-inang Tubia at doon naman sa hayop na yon na hindi na makatayo, makatao ang ugali na si Tripo na kasi hindi na talaga tao yung ugali niya eh. Dahil doon sa ginawa niya nung pamamaltrato na yun. At grabe, yung tinulture niya yung bata, yun yung ginawa niya doon. Mas malala, ginaya niya yung mga nasa mga ibang bansa na nag-abroad na ginaganon ng amo. Bakit Pilipinas siya? Bakit ganun ang ano niya? Bakit, paano niya nakaya yun? Tapos may mga anak siya, pati yung mga anak niya nakisali rin. Sana makulong na silang lahat. Yun ang aking comment dyan guys. Dahil sobrang sama ng ugali. Ang siya at yung anak niya, sana makulong sila at sana hindi sila makapagpiyansa para naman maranasan niya kung paano yung resulta ng kanyang pagmamaltrato dun sa batang babae at dun sa ina, pati pa dun sa mga naunang katulong. So yan ang aking reaction guys tungkol sa nangyari sa batang yan. So bago yan guys, bago tayo mag-end guys, paki-subscribe naman guys at paki-pindot ang ring bell para ma-update kayo sa mga ating showbiz chismis. Abangan niyo bukas ang aking upload tungkol sa Prima Donnas. So see you guys tomorrow.